Ginagawa ang procedure na ito sa pag-inject nung syringe din doon sa inyong penis para lumaki yung length and girth nito. Isang klase din po ito ng enlargement na pwedeng gawin paulit-ulit at hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor? To please consider to subscribe to our YouTube channel, just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, wag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification galing kay YouTube. And for today's video is, napakarami ko pong nakikitang comment na humihingi ng tips para daw lumaki ang kanilang mga ari, si Junjun, yung kanilang mga saging, o ano pa yung tawag ninyo dyan. Kung meron ka nito, of course, normal lang na mag-wish ka na maging mas malaki yung iyong dinadala. Meron naman na sobrang laki, wini-wish, na lumiit. Hindi ko maintindihan talaga, no? Minsan, sa kadahilan ng gusto talaga ninyong lumaki, kung ano-ano na yung sinusubukan ninyo, meron ako nakikita, nag-inject ng petroleum daw dun sa kanyang ari, tapos ang nangyari, naging baliko na ngayon. So, malaking problema yun para sa kanya. Guys, wala po talagang panandalian na iniinom or pampahid para lumaki yan. Talagang ang number one lang na makakapagbigay solusyon dyan is surgery. Kung gusto niya talagang humaba or tumaba ang inyong dinadala. Ang good news naman dito, yung mga pag-aalala nyo na gusto nyong lumaki ay normal lang talaga. But unfortunately, may mga misconception talagang nangyayari dyan sa isipan natin dahil minsan nakakapanood tayo ng mga porn at nakikita natin doon na ang lalaki ng size ng mga model na nandoon. Kaya akala natin kapag may malaki kang ari, ay mas magaling kang partner. Pero hindi po. A study from 2017 concluded na ang deep kissing, genital stimulation, and oral sex ay may malaking impact sa vulva ng babae para mas maging turn on ito. So, meaning, hindi talaga nagmamatter kung ano yung size ng iyong ari as long na nagagawa mo ang mga bagay na binanggit ko. So, yung notion or kasabihan na bigger is better at kapag bigger ka, mas lalaking lalaki ka, mas manly ka. Meaning, no sense pala talaga. Meron ka ngang malaking ari-arian or dinadala, hindi ka naman magaling sa performance. So, wala rin. So, ang takeaway nito, kung ano man ang size mo ngayon, it's probably fine just the way it is. But, kung curious ka para mag-increase or mapalaki ang size ng dinadala mo, meron namang mga paraan. So, upon my research, may mga surgeon na pala talagang gumagawa ng mga penile implant. Ito ay isang specific type ng operation na magbibigay laki, extra laki sa haba at sa taba. Pwedeng mag-increase ang length and girth netong inyong penis. Ito ay isang silicone implant known as penoma or penuma. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. At pwedeng mag-increase ng 1.5 yung length at yung girth naman ay pwedeng mag-increase hanggang 2.5. Ang isang problema dito ay napakamahal po ng halaga nito. Sa USA, nagkakahalaga ito ng 500,000 to 1,000,000 pesos. Very costly ito at ang pasyente ay risk po sa infection kapag nagkaroon ng breakage. Mahal na, delikado pa. Next one, getting fat injections. Ito naman yung procedure na ginagawa ng mga eksperto, ng mga surgeon, na kumukuha sila ng fatty deposit doon sa patient para niyang nilaliposuction ito. At yung makukuha niya dito ay i-inject niya gamit ang syringe papunta doon sa iyong ari. Nilalagay niya doon sa shaft nung iyong ari gamit ang syringe doon sa may pinakaulo. So, sa pamamagitan nito, pwedeng madagdagan talaga yung length and width nung inyong dinadala. Kaya lang, ito po ay hindi permanent. Over time, babalik din ito sa dati. At hindi rin po ito 100% safe. Mayroon po akong nabasa na story na yung isang nagpalagay nito, after niya mag-undergo sa isang surgery ng penis enlargement, yung fat na in-inject sa kanya ay nag-travel papunta doon sa kanyang lungs dahilan tumigil ang paghinga niya. So, kalaunan, namatay po yung pasyente. Another thing, ito naman yung dermal filler.
ginagawa ang procedure na ito sa pag-inject nung syringe din doon sa inyong penis para lumaki yung length and girth nito. Isang klase din po ito ng enlargement na pwedeng gawin paulit-ulit at maliit lang yung downtime nito. Marami na yung gumagawa nito kasi minimal lang yung downtime. Kumbaga, yung recovery niya is konti lang. And instant yung result na makikita mo dun sa paghaba at pagtaba. Yun nga lang po, ang epekto nito ay temporary lang. Kaya maraming gumagawa nito kasi once na nawawala na, nagpapalagay uli sila ng filler, then recover uli, then after ng makalipas ang ilang buwan or taon, minsan, depende po kung gaano kayo kaaktibo. Pag aktibo po kayo, meaning the more movement, mas nag-i-increase yung metabolism of the fillers. So, ang nangyayari, pag nakita nyo medyo lumiliit na, magpapalagay na naman kayo ng fillers. Ang side effects naman nito ay may swelling or pamamaga, may pamamasa, also lumps under your skin. Yung pamamasa, guys, yung nagbabayo-violet, yung nagpapasa siya. Last one, losing weight. Ito, pinaka-safe ito. Ito ay nagbibigay ng optical illusion. Pagmasdan nyo, kapag pumapayat kayo at nagiging tone at healthy yung inyong lifestyle, yung mga kinakain ninyo ay healthy, iwas bisyo, paninigarilyo, at alak, pansinin nyo, nagkakaroon kayo ng mga optical illusion na lumalaki yung inyong dinadala. At once na ito ay nawala dahil nagbawas kayo ng timbang, nagmumukhang malaki po talaga yung ari ninyo. And also, dapat palagi kayong nagsishave kasi mas nagmumukhang malaki talaga yung inyong dinadala kapag ito ay kalbo. Yang huling binanggit ko guys, yan yung pinaka-safe at pinaka-easiest way para mas lumaki o magmukhang malaki yung inyong dinadala. So, I hope nakatulong ang video ito. At kung nagustuhan nyo po ang topic natin, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below, at sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang subscribe button. Libre po yan, and also share our video dun sa mga kaibigan na sa tingin nyong nangangailangan ng videong ito. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!